pa guys, isang property ulit. Okay. Kasama to bro, itong frontage na to? Ay, kinikagawa. Saan yung frontage na sa kabila? Sa kabila. So, tignan natin. Ayan. So, maganda-ganda rin to. Init. Ayan po, oh, yung property. Ay, ito yung Dimangga, bro. Ay, ito yung poste. Ay, wala na, the postina. Yung poste po na yan, oh. Yung poste na yan. Kita nyo. Aking gana, Jai. Boom, bro. Yung poste po na to daw, ang start. So, 5,000 square meter po na 3 million yung presyo niya. Panikita, lak po ang lot area niya. Tapos, 5 minutes town proper, 3 minutes from the highway, 7 minutes triplex. Okay? So, yan. So, pinundahan na lang kasama natin yung frontage. Mga mangga, oh. Mga ilang puno kayo ng mangga ito. Hanggang siguro doon sa may bakod. 5,000 maluwag. Diyan, bro. Pag ganun, siguro mga sa 40 yung frontage niya. Nasa 40 rin. Kasi mahaba rin. Mula doon, hanggang dito sa may ano yan. Nasa 40 rin yung frontage niya. Pag ganun. Pag ito. Mga manuti yung mangga na, bro. 21. So, nasa 21 po na puno ng mangga. Yan siya, oh. Maganda rin. Maganda. Ang dilim, oh. Pwede. Maganda. Pwede. Magbawas ka ng mangga dito sa harap. Tapos tayo mo ng bahay. Ano, bro, no? Oh, pwede. Yan, oh. Bawas ka ng dalawa. Ito na yung bahay mo. Mga mangga mo na yan, oh. Oh. 5,000 square meter po siya na 3 million yung presyo niya. Kaya the best. Maganda to. Ito rin yung mga gusto ko, yung may mga mangga-mangga. Kasi ito na yung pinaka-playground ng mga anak mo, eh. Yung backyard mo tsaka front yard mo, malilim, ganyan. Tapos linis-linis lang, lagyan mo ng mga upuan-upuan dyan or what. Kung lagyan mo ng swimming pool, tapos may net sa taas, pwedeng-pwede na. Diba? The best na property to para sa akin. Okay, so yun po yung about sa property na to. 5,000 square meter na nasa 40 yung frontage niya siguro. And then 21 na puno ng mangga. Tapos 5 minutes town proper, 3 minutes highway, 7 minutes tip text. Paniki, tarlac po yung location niya. Okay, so ikutan na pa natin ng konti. Ayan o, ganda o, ganda. The best yung property. Ayan o, madilim. Tapos itong mangga, pagkakakitaan mo pa, di ba? So yun po yung about sa property na to. Ang kagandahan dito guys, ang Paniki Tarlac na bayan, yung Paniki Tarlac na bayan, ano na yan, developed na po. May Jollibee dyan, may KFC, tapos lahat ng bangko, andyan na yan. Tapos ang ganda pa ng bayan, ang laki ng, ang luwang ng bayan, ang ganda ng palengke, bagong-bago, ano ba. Kaganda dyan, lahat ng bangko, andyan din. Tapos andyan na rin yung LTO, tapos malapit ka na rin sa next na ano, Hero na Tarlac na, puro ano na nga po yan. Tapos malapit na sa city. Yun ang kagandahan dyan sa part na yan. Di ba? So dito, pwede kang mag-raise dyan ng mga ganyan. Native na manok. Ayan o. Tapos, pwede kang mag-alaga ng kambing. Ayan, marami. Tapos may bahay ka na rin. Marami pong pwedeng gawin dito. Tapos ay malapit ka na rin sa town proper ng kagandahan. Internet, wala din problema. Tapos, andyan din yung sa harap mo yung cell site o. O, di ba? May cell site din sa harap mo. Kuryente. Alam ko tubig dito nawasa eh. Anong tubig dito bro? Nawasa? Tignan mo, may nawasa pa dito. Ayun bro, nawasa, walang problema pala. May nawasa dito, tapos internet, walang problema. Nasa harap mo yung cell site. Then, nakas ng signal mo. O, diba? Ganun lang po yun. So, yun. So, sa magkagusto ng property na to, connect, tawag po. And then, pag nagustuhan nyo, i-visit natin, kausapin natin yung may-ari. So, ganun po. Maraming salamat. Tambix TV, thank you.